Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, in grace my fears relieved. How precious name to sing God's grace, dear, I first believe. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, Jesus, my Savior divine, thank you for saving me. Magandang umaga po, Panginoong Jesus. Sa umaga pong ito, kami po ay nagpupuri sa iyo. Maginaw ang panahon kagabi, kaya masayang-masaya kami, kaya lalo kaming nagpupuri sa iyo. Kung kailan maganda ang mga nangyayari, lalo naming nalalaman, O Diyos, na kayo ay kasama namin. Dahil pinapakita mo ang manifestasyon ng iyong pag-ibig at pagmamahal na hindi nagmamaliw at kailanman ay hindi mawawala sa amin. Thank you, Jesus, for your grace, your amazing grace na sa amin po ay iginawad. Ito pong week na darating, ito po ay magiging magandang week para sa amin. Marami po kayong gagawing mga kamangha-mangha. Don't let us focus on our problems. Don't let us focus on something na nagtatanggal sa amin ng pananampalataya sa iyo. Bagkus, hayaan mong i-focus namin ang aming mga puso sa iyo lamang po, Lord Jesus. Sapagkat I know, we know, na kayo lamang po talaga, Panginoong Jesus, ang tanging makapagbibigay ng kaganapan sa bawat isa po sa amin. Thank you, Jesus, for your grace. In your most powerful name, I declare long life at good health sa lahat ng mga nakikinig ngayon. I declare long life at good health din sa mga alaga naming mga aso, pusa, and all that, sa mga mahal namin sa buhay na nasa abroad. I declare prosperity, more money, sa mga bank accounts namin, madadagdagan nito. I declare, lalo kaming makakakain ng masasarap na food, lalong masarap ang buhay namin dahil pinagpapala mo kami. I rebuke all the work of the devil. Nire-rebuke namin ang kahirapan, nire-rebuke namin ang kawalan ng pag-asa, nire-rebuke namin ang depression, nire-rebuke namin ang inggit in the mighty name of Jesus. All we have to do is to be focused on the love na meron ka sa amin, Panginoong Hesukristo.
Thank you, Jesus. Thank you. I declare that this week will be a brighter and great week. Thank you, Holy Lord. Malamig ang panahon. Thank you, Jesus. In your most powerful name, we pray. I declare na ang channel na ito ay lalo mong pagpapalain at lalo mong ikokos na makarating sa iba't ibang bahagi ng mundo at marami makapanood ng mga videos nandito at nang sila ay makakilala sa iyo. Thank you, Jesus. Ikaw ang bida sa buhay namin magpakailanman. In your most powerful name, we pray. Amen at amen. So, good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating channel. At ito pong week na ito, nag-declare po tayo dahil naniniwala po ako na life in death is in the power of the tongue. Sabi ng Biblia, kung ano yung sinasalita mo, yun ang mangyayari sa iyo. Yes, ganyan po tayo binigyan ng authority ni Jesus, no? Na bawat believer po may authority na through speaking the word. Ayan, I believe in that. Okay, maski maraming kumokontra sa faith namin na ganyan, hindi po ako nawala ng pananampalataya doon sa katotohanan na when we say something, nangyayari. Sapagkat proven po sa buhay namin yan. Pag proven sa buhay mo ang isang katotohanan, kahit anong sabihin nila, hindi ka madadala. Hindi mo bibigyan ng thought na, baka hindi totoo ganyan. Hindi. Kasi napatunayan mo eh. Okay? Di ba? So, since nakita mo na yon, nakita natin kung gaano tayo kamahal ng ating Father sa langit. Kasi anak po niya tayo. Kaya whenever we speak of something na dinidesire ng mga puso natin, ipagkakaloob niya. Mahal niya tayo. Gusto mo ba ng bagong phone? Yung mga pinakamahal na phone? I-declare mo at ibibigay yan ni Jesus sa'yo. Dahil mahal ka niya. Okay? So, meron po tayong verse. 1 John, even kotse, even jet plane, kung talagang magagamit sa kingdom ni Lord yan, ipagkakaroon sa iyo. 1 John chapter 3, verse 1, ito po ang nakalagay. So, I hope magbasa po tayo ng mga Bibles natin. See how very much our Father loves us, for He calls us His children. And that is what we are. Okay, we are the children of God, and that is what we are, sabi ng Biblia. Okay? But the people who belong to this world don't recognize that we are God's children because they don't know Him. Ayos ang buto-buto. Ayos ang usapan. Kaya pala minsan tayo mga born-again Christians, pinag-iinitan tayo, tinutuya tayo, tinotaunt tayo dahil hindi nila kilala si Jesus. Dahil hindi kilala ng mga taga-mundo si Jesus. At kilala natin si Jesus, mahal natin si Jesus, at mahal tayo ni Jesus. Di ba? Kaya ang mga taga-mundo, hindi tayo naiintindihan, pinagtatawanan tayo. You know what? Pag pinagtatawanan ka ng taga-mundo, huwag kang mabubwisit. Lagi mong pasalamatan si Lord Jesus Christ. O nga, lalo kung nararamdaman, pinipersecute. Ang persecution ay part ng ating faith. Part ng ating lakad kasama si Jesus. So, when Jesus lived the earth, nakita niya naman kung paano siya pinersecute ng mga taga-mundong ibabaw na ito. Di ba? So, kung si Jesus na tinatawag nating God of Gods, siya ang ating God, siya ang ating God of the universe, God of the galaxy. Kung ang God of the galaxy, God of the universe, ginanyan ng mga taga-mundong ito, yung mga taga-planet Earth na ito, gaganyan din tayo ng mga taga-planet Earth, mga taga-mundong ito. Tayo rin po ay pagtatawanan, pagtritripan, di ba? Minsan nilalagay social media, may nabasa ako kahapon, sabi mga banal na astro tayo, santong kabayo, ganyan. Sabi ko nga po, may nabasa pa nga ako, masama naman ugali ng mga yan, may nakalagay pang ganyan eh. Kasi kunwari sila, mga banal, ganun-ganun, pero masama ugali. Well, wala po sa ugali yan. Nandun yan sa katotohanan na tinanggap natin si Jesus. Kaya siguro nagagalit sila dahil hindi nila matanggap yung standard ng Bible. Dahil sila standard ng mundong ito. Huwag kayong makikinig sa mga ganyan. Diba? Patuloy nating ipagmalaki kung sino tayo sa Panginoong Jesus. Dahil
ang pinagmamalaki lang natin by the end of the day, walang iba kundi si Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.